Okay. Magandang araw. Dito ngayon sa ginawa kong video. Ituturo ko sa inyo kung paano i-test yung mga power cables ng inyong computer, okay? Power cable ng quad ng system unit tulad nito. So inihanda ko na para sa inyo. So ito yung itsura ng power cable ng system unit. Okay, so ititest natin lahat isa-isa. Okay, pwede nito power cable ng quad, 12 volts na power supply. Pwedeng ginagamit din ito sa mga power cable ng printer. Okay? So yung next naman na power cable ay itong pan. Ito yung parang may tatlong pan. Okay? Yung power cable na ito usually pan sa mga laptop ito. Okay? So sa charger ng laptop. Okay? Tapos yung next naman na iti-test natin ay itong power cable na ganito. Yung dalawa lang. Common yun ninyong nakikita ito sa mga phone. Power cord ng mga phone, mga radio, ganun, di ba? Pero usually sa phone ito. Sa mga printer, yan. Sa mga adapter, yan, charger. Okay. So, gamit itong mga power cable, ititest natin. Yung mga power cable na yan, ititest natin. Gamit itong digital na multimeter. At saka itong analog. Okay? Kasi, either sa dalawa. So, ititest natin yung mga power cable na yan. Gamit yung dalawang tester. Okay? Kasi baka sa inyo dyan, ano, meron kayong analog, ano, or di kaya meron kayong digital. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, ano, mas gusto ko itong digital na multimeter. Kasi yung continuity niya, meron siyang, may dip. Okay? Ginagamit ko kasi ito kapag nagtetest ako ng motherboard. Okay, pagka merong mga sarang component doon, may mga short na component sa board. So, paborito ko ito kasi nagdi-dip siya, so hindi ko na kailangan tignan yung board. Okay? So, yun lang. Punta na tayo sa tutorial ng video na to. Okay? Okay, nandito na tayo. So, yung ituturo ko dito sa inyo ngayon ay kung paano natin i-test yung mga power cable ng ating computer. Gamit itong analog na multimeter at saka itong digital na multimeter. Okay, napakadali lang nito. Okay, so unahin muna natin itong analog na multimeter. So, kung meron kayong analog na multimeter dyan, pwede nyo nang gamitin para i-test yung mga power cable ng computer ninyo. Okay, so itong power cable na ito, power cable ito ng system unit, pwede rin yung 12 volts na power supply, at saka power cable din ito ng ibang mga printer. Okay, so kung napapansin ninyo, usually merong isa pang connection dito sa gitna. Okay, so pinutol ko na lang. Pwede ninyong putulin kasi usually sa mga outlet or sa wall socket, hindi nyo na makayang i-plug. Hindi nyo magagawang i-plug ito kapag hindi ninyo pinutol. Okay, yung iba kasi binibilhan nila ng yung adapter
Okay, so alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo na kailangan bumili eh. Pwede nyo nang putulin ito nang gamit yung flyers. Okay? So, bago kayo mag-test, lagyan ninyo ng tape dito para hindi kayo mahirapan. Para hindi ma... Okay? Madali ninyong hawakan na lang. Sakaling mag... okay? So, pag nagtitest kayo, kailangan natin i-test ay yung magkabilang dulo lang ng kwan, ng plug. So, ito yung kwan niya, yung connection niya, yung connector ng plug ito. Tsaka dito na side. Okay? Tapos, dito naman sa dulo niya, itong sa magkabilang dulo lang. Itong dito na side, tsaka dito na side. Okay, so dito, hindi na natin kailangan isama sa pag-test. Okay? So, sundan ninyo ako kasi ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? So, ganito. So, i-connect muna natin dito sa kabilang side. Okay? So, gamit ang inyong multimeter, ilagay ninyo dun sa may X. So, kahit saan lang dito, ha? Kahit saan lang dyan. Kahit saan lang dito. So, pwede sa X1, pwede sa X10, basta X resistance. Okay? Kahit saan lang dyan. So, ilagay natin sa X1. Okay? So, okay na. Connect na natin dito sa may kabilang side. So, ang pagtetest lang nito, ganito lang. Kailangan na pag kinontak natin itong kwan, yung sa positive tsaka yung sa negative niya, kailangan dito, dapat yung isa dyan, magpapalo siya. Tapos dito sa kabila naman, hindi. Okay? So, okay. Subukan na natin. So, kinonek ko dito. Ayan. So, hindi siya pumalo. Nakita niyo, hindi siya pumalo. Tapos, dito sa kabila, dapat papalo na siya. Ayun, pumalo siya. Nakita niyo? So, okay na tayo sa kabilang side. So, check naman natin yung kabilang side ng kwan. Yung sa dulo naman. Okay? So, check na natin. So, pumalo siya. Okay? So, tapos sa kabila, hindi siya pumalo. So, okay itong cable na to. Okay? So, ganito yan, ha? Tuturo ko sa inyo kung paano. Kung sakaling kinonek ninyo itong kwan, dito na side, tapos pumalo siya, ano? Tapos dito sa kabilang side, ganun din, pumalo. Ibig sabihin, yung power cable ninyo, is merong short. So wag ninyong gamitin kasi baka kwan, baka masira yung computer ninyo. Okay? So kung sakali naman na connect ninyo dito tapos hindi siya pumalo. Tapos dito na side, hindi rin pumalo. So, huwag rin ninyo gamitin kasi merong putol dito sa power cable ninyo. Meron siyang putol. Okay, so ganun lang mag-test. So, try naman natin yung ibang cable. Dito naman sa cable na ito, usually nakikita nyo ito sa mga radyo. Okay, nakikita nyo. Dalawa lang siya. So, sa pagnis, test natin. So, check muna natin dito sa kabilang side. Pasok nyo lang itong positive ng kwan sa multimeter ninyo. Tapos, i-test natin yung sa dito na side. So, okay. Pumalo siya. Okay? So, pumalo siya. So, dapat dito na side, hindi na siya papalo. Okay, hindi siya pumalo. So, good siya. Good. Okay, so, next naman. Sa next na, sa other side. Okay, kita ninyo. So, dapat, yung isa dyan papalo, yung isa hindi. Okay, pag nangyari yon, okay, itong power cable.
So ganun lang mag-test. So hindi siya pumalo, okay? So dapat dito sa kabila, papalo na siya. Okay. So okay itong cable. So okay, ganun lang mag-test. Ganun lang. Okay. Okay. Yung ganitong power cable naman, ano? Kung napapansin niyo, usually yung power cable ito ng mga charger ng laptop. Okay, kasi tatlong po niyan. Kita niyo, tatlo. Okay? So yung sa gitna, yung malaki na kwantito sa gitna, wag na natin, hindi na natin ginagamit 'yan. Kasi ground yan eh. Ground yan dito. Ground. So yung i-test lang natin yung magkabilang dulo lang. Dito lang. Ay nakikita niyo? Dito lang at saka dito. Dito. Okay? Dito hindi na. Hindi na diyan. Okay? So okay, test na natin. So dapat sa kabilang side papalo, sa kabila hindi. Okay? Pag nilipat natin ito, dito na sa kabilang side naman, ganun din. Dapat yung isa lang yung mag kwan. Okay? So, i-test natin. Hindi siya pumalo. Tingnan mo, hindi siya, nakita niyo? Hindi siya pumalo. Sa kabila, pumalo siya. So, okay. So, try natin sa kabila. So, check natin. Pumalo siya. Okay. Sa kabila, hindi. Okay, so good ito. Good. Okay, itong power cord na ito. Okay. So, tapos na tayo sa analog na multimeter. So, i-try naman natin yung digital na multimeter. Okay. Gamitin naman natin ngayon itong digital na multimeter. Okay? So, kung meron kayong mga multimeter dyan na digital, switch ninyo dito sa may yung parang may kuhan yung parang may wifi na signal. Okay? Kasi tumutunog ito kapag na short na natin itong positive tsaka negative nya. Okay, unahin natin itong power cord ng system unit. Okay, so tulad ng sinabi ko doon sa may analog, hindi na natin kailangan i-test itong sa gitna. Okay, kasi ground yan eh. So, kailangan lang natin na i-test itong magkabilang dulo lang. Kasi, okay, kasi ito yan eh. Ito yan, yung magkabilang dulo. So, i-test natin na merong connectivity itong magkabilang dulo ng wire na ito. Okay? So, i-test muna natin. Connect na, i-kabit natin dyan. So, dapat tutunog ito. Kapag tumunog itong kwan, kapag nag-beep itong digital na multimeter, ibig sabihin, kwan, merong contact sa bawat dulo ng wire. Okay? So, test natin. Hindi siya tumunog. Okay? Ito sa kabila, tumunog siya. So, okay. Okay na tayo dito na side. So, check naman natin sa kabilang side. Okay? So, check natin. Tumunog siya. So, dapat sa kabila, hindi. Okay, hindi nga. So, okay, itong power cord. Okay? Ganun lang mag-test. Okay? So, tulad ng tinuro ko pala doon sa analog na multimeter, kung sakaling nag-test kayo ano
tapos hindi tumunog dito, no? Example, hindi tumunog dito na side, hindi siya nag-beep. Tapos dito sa kabila, hindi rin siya nag-beep. Okay? Ibig sabihin niyan, kapag hindi nag-beep, kinontak niyo hindi nag-beep dito, hindi nag-beep dito, ibig sabihin merong putol dito sa isa sa wire. So, huwag ninyong gamitin kasi siguradong hindi magpa-power on yung computer ninyo or mga devices ninyo. Okay? Kung sakali naman na kinonect ninyo dito, yan, nakakonect dyan, di ba? Tumunog siya. Okay? So, tumunog. Tumunog dito na side, tapos sa kabilang side, tumunog din. Okay? So, kung nangyari yon, huwag ninyong gamitin itong power cord na ito. Huwag niyong gamitin yung power cord na yan kasi ibig sabihin yan, merong short. So, delikado, baka pumutok yung mga computer ninyo, masira yung mga power supply ng computer ninyo, power supply ng monitor. Okay? So, ganun lang mag-test. Okay? So, simple lang yung ganitong test, pero malaki ang may tutulong sa inyo. Okay? Para masiguro na hindi masira yung mga computer ninyo. Okay? So, punta naman tayo sa ibang klaseng power cord naman. Okay, so power cord ito ng mga charger ng laptop. Okay? So, kung napapansin niyo, talagang sadya ko nang pinuputol ito. Kasi sa mga wall socket, hindi niyo magawang mai-plug ito eh. Kapag nandito pa yung parang steel niya. Okay, kasi ito yan eh. Ito yung sa gitna. Sa dulo ng kuha niyo yan. So, hindi na natin kailangan yan. Yung kailangan lang is itong dito sa yung bilog dito na side. Tsaka dito. Dito. Yan, okay? Yan lang yung kailangan na i-test natin. Dito, tsaka dito. Ito, hindi na. Okay? Kasi ground yan eh. Ground. Okay? So, check na natin. Power cord pala ito ng kwan ha, ng charger ng mga laptop. Okay? So, hindi ko lang alam, baka sa printer meron ganitong klaseng power cord. Baka maka-encounter kayo, so ganito lang mag-test. Okay? So, yung i-test natin dito lang na side. Tsaka yung sa kabilang side. Okay? So, i-test natin. Okay? So, dapat, dito na sa kabilang side, dito na side, dapat tutunog, dito sa kabila, hindi. Okay? So, subukan natin. Hindi siya tumunog. So, dapat sa kabila, tutunog na. Okay. So, okay siya. Okay. So, subukan natin sa kabilang side. Okay? Kita ninyo. Test natin ulit. Tumunog siya. Okay? So, sa kabila, hindi. So, good. Good itong power cord na ito. Okay? Yung wire dito, tsaka dito sa side niya, merong connectivity. Ganun din sa kabilang side. Okay? Ganun lang mag-test. Okay, dito naman tayo sa may common na power cord. Mga power cord ng radio, mga printer, kung ito eh. Common na power cord ito. So, simple lang, mag-test. Okay, lagay mo dyan. Tapos, test natin. Tumunog siya, nag-beep siya. Sa kabila, dapat hindi na. Okay? So, okay siya. So, i-test naman natin yung kabilang side. Hindi siya tumunog. Dito sa kabila, tumunog siya. So, okay itong kwan. Okay itong power cord na ito. Okay. So, kwan lang ano. Ulitin lang natin para maintindihan ninyo. Either lang dito na side
or dito na side, kahit saan lang dyan, ano, kahit saan lang dyan, kailangan pag nag-test na kayo, either sa dalawa dito ang tumunog, sa kabila dapat hindi. Kung sakasakali na nag-test kayo tapos yung dalawang kwan nito tumunog tapos sa kabila tumunog din, huwag ninyong gamitin yung power cable ninyo. Okay? Or hindi siya tumunog dito na side at hindi rin tumunog. Okay? Kasi kapag hindi siya tumunog dito, example dito hindi tumunog to, ano, hindi nag-beep. Tapos dito hindi rin siya nag-beep. Ibig sabihin merong putol dito, merong putol. Okay? So kapag example nag-beep naman dito, tapos sa kabila ganun din nag-beep. Yan yung pinakadelikado kasi merong short. Merong short. Delikado yan kapag kinabit na ninyo. Okay, so maaaring masira yung computer ninyo. Okay, so yan lang. Okay. So okay. So, huwag ninyong kalimutan pag nagte-test kayo, yung mga multimeter ninyo, lagi ninyo i-switch off. Okay, para hindi maubos yung madrain yung baterya sa loob. Okay, kasi pagkatat na nag-switch na kayo, ganyan, automatic on na yan eh. Automatic on na. So, kailangan naka-off. Okay, ganun din sa mga analog na multimeter ninyo. Okay? So, paalala lang. Kasi yung mga kuha natin, kailangan kasi kapag gumagamit kayo, ano, nang meron nang gumagamit kayo ng computer niyo diyan, ano, sa bahay niyo or sa trabaho niyo, kailangan meron talaga kayong mga tools, mga tester katulad nito para ma-test yung mga kuha niyo. Kasi alam niyo napaka-importante ito eh. Malaking matutulong nito para sa inyo. Okay? Okay. So, nakita ninyo? Napakadali lang, no? Hindi ba? So, kung meron kayong mga multimeter dyan, i-test nyo yung mga power cable ng mga computer ninyo, mga devices. Okay? Kasi alam nyo, minsan napapayos natin yung computer natin. Hindi natin alam na yung problema nasa power cable lang pala, no? Walang power. So, bihira lang naman mangyari na kasi usually yung mga power cable na gaya nito, mga power cable, ano, bihira lang na nangyayari na wala siyang contact. Pero mas mabuti na i-check ninyo para ma-make sure ninyo na na okay yung mga power cable ninyo na ginagamit sa computer. Okay? So okay. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, at meron kang ginagamit na computer dyan sa inyo, sa bahay niyo or sa trabaho mo. Okay? Dito kasi sa ginawa kong channel, lahat ng ginagawa ko dito, kwan, tutorial, tsaka kwan, solutions, no, sa mga pag ginagamit mo na yung computer mo. Okay, so click nyo na yung subscribe button dun sa baba para ma-notify ka pagka meron akong bagong videos na naman na i-upload. Okay?